Good morning! Milk time ng mga doggies. Si Maggie lang ang wala. Natamad pang lumabas. Alam nyo naman yun eh. Tako sa tulog nun. Ayan na. Last 8 na guys. Hindi pa pumabangon si daddy pa, no? Anong oras na natulog? Alas 5 na ata. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Tampuro na naman kasi yung kahapon eh. Gusto na naman kasi pumunta sa kaibigan niya. Eh sabi ko, may lakad tayo kinabukasan ng maaga. And then, walang may iwan dito sa bahay. So sabi ko, itaon mo naman sa araw. Sabi ko, timing mo naman kako yung mga plano mo. Hindi yung pag ginusto mo. Ginusto mo porket may sasakyan, di ba? So, ayun, tampuro naman siya. Nilayasan ako kagabi. Ewan ko saan pumunta. Pero di naman dinala si Tonton. Tapos tabi sa akin, mga alas 5 at tayo na may alak. Makakaloka itong lalaking ito, parang bata na. So anyway, ayun, andito na si Emma, dumating na kasi inano ko siya. The next, piniem ko siya na maaga siya ngayon. Siya na lang yung magplancha, maglinis. Oh, ano yun? Bakit? Oh, finish ka na? Finish ka na sa milk mo? Ha? Mamaya kasi natin si daddy. Sabi ko siya na lang magplancha, magtupi, tapos maglinis at pagbantay dito. Dito ko na siya pinapatulog kasi bukas, simula na ng training niya. Kasi may ano kami ngayon. May lakad nga kami, pupunta kami doon sa soft launch ng mga product ng Unilever Philippines. Yun yung sinalihan ko guys na networking. So, kailangan ko pumunta kasi once in a lifetime lang yung pati presidente ng Unilever a-attend. So, 3 days yun, last day na ngayon. Hindi ako nakapunta ng Friday, Saturday. So, kailangan ngayon. And, ang dami daw tao, sabi ni Sis Cherry. Kasi yun ang doon galing yung ano guys, yung Maki Plus. So, umorder din kasi ako ng panibagong stocks ng Maki Plus kasi ubos na. So, ayun, kaya kailangan namin maagang umalis kasi alauna yung event. Tapos, ay! Nako, group naman, nagugulat ako sa'yo, dong! Shh! Quiet! Ayun. Kailangan makasecure kami ng seat. Kasi mahaba yung yung event. Ano bang gusto mo sabihin, ha? Oh. Ano gusto mo sabihin? Ha? Mamaya gising na si Daddy. Tapos sinutusan ko lang ulit si Emma na pumunta ng palengke para bumili ng pagkain ng dogs at mga gulay kasi di pa ako nakapamalengke. Tapos kagabi nagluto ako ng adobo. Hindi naman nagkainan yung mag-ama ko. Bala sila sa buhay nila. Kaya ayun, maligo na ako guys na maaga para matuyo na yung hurlalo ko. May pagkain naman din yan pa eh. Yung mga aso lang ipagluluto ngayon. Tapos Sunday din naman na yung pa si Chris na yun. Pag Sunday, ganyan lang siya. So nakuha ko na yung mga nilaban kahapon. Ay nung Friday, ayun na lang. Yung mga kahapon na lang ang nandun sa kasampay pa ang tutupin ni Emma. Tapos magpa-plancha ng ni Chris ng uniform. Grabe oily na ako. Ayun, makahilip po gas. Then, after ng namin mamaya ng sa event nga is yun, punta kami sa lamay nung kapatid ni Sis Faye, magkikita naman kami ni Ann tsaka ni Paul. Si Joy hindi makasama kasi nasa Tagaytay sila kahapon pa. So ayun lang guys, ligo lang ako kasi alas 8 na. Wala pala akong vlog kahapon na. Ito ko nakapag vlog kasi nag-deliver lang naman ako ng stock sa trend zone niya. Nag-ano nga lang ako, nag-grab lang ako. Yun, hindi nagpa pedicure, ganun lang. Parang day off lang, yung peg. Dito si Emma, pula ng pisngi ko. Oh, palis na yung chocolate drink, sayang. Ayun, nasa baba na si Froggy. Sabi, mama, dali. Sabi ko, alas 10 pa naman tayo, kailangan umalis. 9:30 pa lang, nandun na siya sa sakyan. Nailabas niya na. Alert! Ayun, nagpito sa Emma ng hotdog, and then, ito, chicken, cheese. Ay, ininit mo lang to. Ano pala niya. Tapos may ano pa dun. Sige, kain, Ems. Si Ems ang may iwan dito, siya si Chris. Ayun na si Kalbo. Dito muna kami sa guys. May da-drop lang kami, mga lip tints. Ayun, ang dami pa nito eh. 1,000 pieces na lip tints. So, ayun, pinadrop ko muna kasi baka
Di ko alam kung dadali pa namin tumamaya si Tonton. Diretso na kami sa Taguig mamaya or ako na lang, pauuwiin ko siya. Ayun. Pero just in case, kasi andun silaan, so isabay ko na lang din. Kasi may kukunin pa ako sa ano sa bahay. yung frozen ano niya, yung mga queso wrap. Eh, di ko muna dinala kasi ang tagal namin dun sa ano, sa pupuntahan nga sa Unilever launching. Sabi ko baka masira. Balikan na lang. Pag-uwi na lang namin mamaya, ano, kunin. Ayun lang. Grabe. Ang sakit ng ano ko, ah. Yung kilay ko. Kasi, ang pangit na nung kilay ko, guys. Sabog-sabog na talaga siya na, ano, yung tumubo na yung hair niya. Tapos hanggang dito na, oh, sabog-sabog. Maano ako, madami namang buhok yung kilay ko. Kaso sabog-sabog siya na maninipis. So, ilang araw akong, ano, ilang weeks ata. Buwan ata akong hindi na ganun, diba? Nag-shave or nag-pluck. Ayoko mag-pluck kasi masakit talaga. So, sinave ko kanina kasi sabi ko, antsaka naman ng ano ng ng mata ng kilay ko. Tapos nilagyan ko kasi siya ng ano ng eyebrow powder. Sabi ko, pangit naman kung hindi ko ano, kung hindi ko i-shave. So, sinave ko. Ang sakit! Grabe na. Parang nagasgas na ewan. Ayun. Tapos, nag-apply lang ako ng powder. Yung ano lang din, yung Pigeon. Tapos konting blush, yun lang. Ayan. Tapos lipstick. Ayun lang. And then nakalugay lang lagi ang buko. So, yun. Kargador ko. Bukas na. Bukas na. Padlock. Oh, padlock pa. Sige, akit ako eh. Sabayin mo na yan. Papaubos eh. Kaya mo yan? Oo. O kaya pagpatungin mo, tapos bitbitin mo. Masag-masag lahat. Jesus. Kaloka. Mabigat kasi siya eh. Kahit ganyan lang siya na maliliit siya, pag pinagsama-sama naman, sobrang bigat. Kaloka. Yan, babalik-balik tuloy siya. Tapos, sumubo muna ako kanina sa ano, sa breakfast kila Emma. Kasi di na nga ako nag-dinner kahapon. Gawa ng kumain ako sa ano sa may San Sebastian. May ano doon, may KFC. Kumain ako doon. And then yun na yung pinaka-dinner ko. So yun. Nagutom na ako kanina. Kumukulo na tiyan ko. Eh sabi ko baka wala kami mahanap na ano na makainan ngayon. Sumubo na ako. And pinainom ko to ng ano eh. Ng para mahimas-masa. Kasi lasing na lasing. Sabi ko, magpagda-drive mo ba ako ng ganyan? Or ako na lang magda-drive? Tinakot kasi ako. Sige, ako na lang magda-drive. Sabay bangon siya. Tapos nilakad niya saglit si ano, si Groot. Si Groot lang kasi yun ang ano, kapag hindi siya nakakalakad is ano, masungit siya. So ayun, pinalakad ko kahit saglit lang. Kahit diyan lang sa gate, so, pa ano mo lang, ihi lang siya or makalabas lang. Kaya yun, and then tinimpla ko siya ng malamig na yellow. Yellow. Milo. Malamang malamig ang yellow. Milo. Ayun. Pang ano, para mahimas-masan siya. Tapos akit ako kasi may order si Sis Cherry ng ano, ng bagoong, yung CDO. We're here na guys. Ayan, Insular Life. Sa 12th floor daw kami. Kaso walang parking sa ano, sa loob si Unilever. Kaya dito kami sa labas. Pero okay lang. Tapat lang naman and makulimlim naman. Ayun, sobrang aga pa. 10:34 pa lang, oh. Sobrang naman na-excite tong kalbo na to. Kaloka. So, ayun. Lang, stop ka nga dyan. Tapos andyan siya sa Jolly Jeep. Ayun, oh. Kumakain. Ayan. Dito rin kasi siya nag-work before sa ano na to, sa parte ng Makati na to. Ayun, oh. Sige, harap ka dyan ng ano, mga kainan mo, loko. Pinapakain ka sa bahay eh. Ayaw ka. Sabi ko, aga-aga pa eh. Sige, lakad. Color. So, ayun nga, diba? Nag-call center siya ng 10 years. So, yun. Dito yun. Kaya, alam niya yung mga Jolly Jeep na yun eh. And isa din yan, guys, na sinasabi ko sa inyo yung gusto kong magkaroon. Yung mga ganyan lang. Kasi itong mga opisina to eh. Diba? Hindi naman lahat ng mga nagtatrabaho dyan is makaka ano ng laging fine dining, diba? Or laging, tawag dito, laging Jollibee, yung gano'n. Siyempre, mga gusto yung mga lutong ulam eh. Kaya, bit ko rin magkaroon ng ganyan. And speaking na naman sa ano, sa
sa business, may nag-offer sa akin na tawag dito, binibenta niya sa akin yung grill, bar and grill and restaurant niya. Kasi sa Bulacan, ang layo, ayun. Ganda sana, ang laki, 350 square meters. Tapos pwedeng, pwede mo pang parentahan pag, wait lang, wala ka tingin sa inyo, titin ako mga tao eh. Pwede pang parentahan yung place sa mga event like wedding, binyag, birthday, yung ganun, and then mga meetings, tapos kahit mga meeting, create na mga YouTuber, diba? So ayun, naghahanap lang ako ng partner and hindi ko alam kung papayag yung itong mga kapatid ko, kasi kailangan mag-ano dun eh, kailangan talaga hands-on, hindi pwede yung mag-hire ka lang ng katiwala mo. Kasi itong si sis, hindi ko alam yung pangalan mo sis eh, kasi naka Japanese character. So ayun, yung katiwala niya daw is, o yung mga pinagkakatiwala niya is, ninanakawan lang siya. So diba, ang pangit nga naman ng ganung business. Kumbaga, binigyan mo na ng trabaho tapos gaganunin ka pa. Walang malasakit sa ano, walang malasakit sa negosyo. Kaya ayun, sabi ko naman sa kanya, kung ganun lang din naman nangyayari, shutdown yan ah. Kaso sayang din eh, kasi malaki talaga yung potential ng place. Kaso naghahanap ako ng partner, in-offer ko kila Kian, sa Freddy Dalton. Alam mo yung kasosyo lang, kasi hindi ko carry yung ano, yung isa. Mahal! Tapos syempre, kailangan palitan yung ano doon, yung mga tao, yung lahat ng staff, palitan kasi maganda yung mga kakilala at maano nyo talaga ma-screen ng mabuti. So, ganda. Ayun, nag-iisipan namin. Diba? Ay, nako, basta talaga business eh, no? Ang sarap mag-isip. Ang sarap mag-business, lalo na kapag may puhunan ka lang, kung may pera ka lang. Ayun, pero ayun nga, di naman lahat nakukuha sa madalian lang. So kailangan paghirapan mo yung gano'n, pag-ipunan mo yung pang pupuhunan mo. Kasi ang pangit din sa business guys kapag galing sa utang, alam mo yun. Okay lang naman din na mangutang ka ng puhunan, pero parang nakakatakot yun eh, talagang yung risk, grabe eh. Diba? Hindi ka rin naman mapapautang sa bangko na basta-basta kung wala kang iko-collateral, 'di ba? So mas okay na siguro yung may ano, yung may pera ka talaga, hindi mo utangin. So ayun. Sa negosyo ng mga ganyan. Pero gusto ko talaga yun eh, kasi pangarap ko nga, 'di ba, na magkaroon ng restaurant. So ayun, tapos sa isang ang napipicture ko parang sa gilid nung para kasi siyang isang compound, malaki eh, 350 square meters. So para halos parang pa-compound na siya na, kasi dati daw dati siyang sabungan. So ayun. And then sabi ko sa may entrance sa gilid lang is pwede kong pagawa ng kahit na maliit na shop ng RMK, 'di ba? Isang branch na 'yun ulit ng RMK. Tapos sa araw is lugawan or tawag dito, yung mga lutong ulam ng mga Bicol, mga ganun, 'di ba? Tapos sa gabi gimikan, mag-serve ka ng beer, pulutan, yung ganun, make video key. So, ang daming pumapasok sa isip ko guys ng mga negosyo. Mga ganun. Kaya lang, yun nga yung problema is yung tag dito, yung puhunan. Meron din naman, kaso parang mauubos yata yung masisimot yung savings ko para dun. Kaya naghahanap ako ng partner, yung mga kasosyo. At least tatlo lang. Okay na kami sa maghati-hati sa tatlo. Kasi di ko kayang i-shoulder lahat yung yung buong share. Kung meron lang ako, why not? Kaso ayun nga, nakalaan kasi yun sa sa bahay ni Papang. And na-promise ko na yun eh. So yun, sana magawa ko ng paraan at sana may mahanap akong may partner guys. Tsaka isa pa pala guys, chika muna tayo kasi wala pa naman eh. Nanam, narinig niyo ba yung andar ni Tonton? Patayin ko na kaya. Kaso wag, walang aircon. So,
kahapon na ano, nakausap ko na si Cel. Nung ano pa pala, nilibing yung asawa niya nung 19. Kasi tinanong ko siya, naka-online siya kahapon. Sabi ko, ngayon libing na asawa mo, diba? Sabi niya, hindi, kahapon pa mati. Sabi ko, ah, okay. Tapos siya na nag-open na regarding pala sa pagbalik ko dyan. Baka hindi na ako makabalik kasi malaki na daw yung chair niya. Nasa, ano, na, nasa 4 months na ata. So, ayun. Wala naman din ako magagawa, diba? Kasi may hirapan na nga siyang magtrabaho pa ganun. Tapos sabi ko sa kanya, nakakaloka ka. Buntis ka na pala. Inom ka pa ng inom nung ano, nung... Kasi naglalaga yan nung paragis. Kasi pang ano daw, pang mahina daw yung regla niya. So sabi ko, nakakaloka ka. Kala ko, ano, mahina lang yung regla mo. Yung pala, buntis ka na. Inom ko pa naman ng inom nung mga nilagan dahon-dahon. Sabi ko ganun. Sabi niya, kaya nga, kod nga din, hindi ko alam na buntis na ako eh. Pati daw yung asawa niya, walang alam na buntis siya. So, sabi, di ba, mas nakakaano yun. Nakakalungkot lalo. Kaya, yun. Tapos, after 40 days daw sila, ano, luluwas. Kasi, ang dami pa nga nilang, ano, ang dami pa nilang naiwan na damit. Kukunin daw nila yung damit nila. Sige, sabi niya, after 40 days na lang sila luluwas. Sabi ko, sama mo sa Vicky, ah, kasi, na-miss ko na talaga yung batang yun eh. Alam mo yung walang, ano, walang maingay sa bahay, walang mangungulit sa akin, walang, Ate Mafi, pinapanood natin, ayan na, ganun, Ate Mafi, oh, gusto ko ng isda, or ako magtatanong sa kanya, nung gusto mong ulam, Bike, si fish yun, kasi milk siya sa fish, alam yung wala akong kakasalo sa pagkain ng isda, kaya tingnan nyo, simula nang umano sila, umalis sila, diba, sardinas lang ang isdang nakakain ko, so far, hindi pa ako, ano, hindi pa ako nakakaluto ulit ng mga sinain na isda, mga, kinamatisan. So, ayun. Sabi ko, kaloka naman. Ay, ganun talaga. Pero, yun, kailangan natin maghanap ng ano talaga, kapalit niya. Sana meron. Nagpapahanap na ako kay Nene sa ano, sa NFAC. Sana kayong kalbo na yung nakarating. Ang kulit pa nito ni Froggy. Eh, wala kasi kanina dyan, ano, parking. Hindi, umikot kami. Eh, one way to. Aba, gusto. Umano na kasi nandito lang yung entrance sa kabila. Sabi ko, di mo pa nakikita? Ano yan? No left turn dyan? Sabi niya, wala naman daw tao. Sabi ko, nakakaloka ka. Hindi ka sumusunod sa batas. Makati pa man din to. Ganun. Kasi sa Pasay, minsan pag nahuhuli ka, bito na pagbibigyan lagi. Kapag ka taga-Pasay ka, ganun. Tapos madalas pa yung nakakahuli sa amin sa Pasay, istaga Don Carlo. So, sabi ko, hindi to Pasay. Pag nahuli ka rito, tutubusin mo na naman sa ano, sa city hall yung lisensya mo. Kaloka. Kaya minsan mas gusto ko pa mag-grab eh. Naiinis ako dito sa ano, kasama sa biyahe. Nakakaloka. Kaya mas kailangan ko talagang ano, matuto ng mag-drive dito guys. Kasi may stress ako na kasama siya. Hindi lang mag-chill na, alam mo yun, para laging may hinahabo, laging may, alam mo, ano ka ba? Ang aga-aga pa, nagmamadali ka. Hindi mo na lang i-enjoy yung ano, yung rice natin na ganun. Kaya, ayun, lagi kami nag-aaway niyan guys, pati ano, si mami. Di ba mami, kung nanonood ka, yung anak mo, pasaway talaga. Diyos ko. Hindi mag-ingat sa ano, hindi na lang humihinahon lagi sa biyahe. Kala mo lagi may kaanuhan ka madaan kakarirahan eh. So ayun lang guys, daldal ko 10 minutes na to. May Skyflex naman din ako dito, sabi ni Sis Cherry. Mag heavy lunch daw kami kasi matagal nga, 1 to 8 p.m. yun, pero mag-ano ko, alis kami na maaga kasi kailangan namin pumunta ng Taguimpa. So yun. Naba na ng hair ko, no? Nagulat nga yung ano, yung sa transom niya kahapon. Sabi niya, mama, nga ba na ng hair mo? Kasi 1 year akong ano, yung puro maikli lang talaga. Maikli ako na kayo ulit. De, joke lang. 1 year naman din ako magpapahaba. Ano kaya nangyayari sa kalpo na to? Sige, check mo, check mo, gas-gas na naman. Baba na natang kita eh.
Dito na kami guys, umakyat na kami. Ayun, nagpa-order na ako ng ano, ng Sky Flakes, tsaka water. Tapos may free na naman doon, may free tubig and kape. Ayun, tapos nandun yung mga products. Mamaya na ako mag-report. Kasi kailangan pa-secure muna ng seat. Nahihilig na. Yan, sinasabi ko sa iyo, may lakas tayo ngayon. Iinom-inom ka. Yung antok pa naman yun, hindi mo mapigilan. Lalo ganyan, nakainom ka. Mag-ikot na tayo habang wala pa masyadong tao. Daming photo op. Ayun, may mga Avians ako doon kaso di ko pa siya nagagamit. Tata yung mga bago. Ito meron akong tag dito yung ano niya, yung powder kung iniinom ko. Naka-promo sila eh. Ayun o, ang daming counter. Dito tayo. Saan pa ba? Umaya na. Wala pa ibang product. Oh, sorry. Ayun, cleansing water siya. Are you from Thailand? Right? Yes. Thailand? Yeah, I'm from Thailand. Galing siya sa Thailand guys, yeah. Lahat. So wala pa silang yes. Dito sa Pilipinas. Yes. Okay. Okay, see. Okay. I'll try. Okay. When you use your palm, okay. three to five palm okay. For okay. Oh, you're so beautiful. Yes. Okay. On your face. Oh. Yes. When you use on your face, you are upward. Yes. Mm. And for face and neck. And can remove makeup for okay. Eye and lipstick. Okay. Yeah. When you remove eye and face, about 5 or 10 seconds. Second. Yeah. Are you? Yeah, yeah. Okay. And you remove. Okay. Yeah. Oh. You can use this only for rinsing makeup remover and toner as well. You can use only alone. Not use cleansing foam. Okay, okay. But you need to use cleansing foam. You use after. All right. Yes. Got it. Thank you. Pati yung price niya. Pang mayaman. Pero kung natin ang bango. Tapos yung ano, yung cleanser. Ang soft sa ano, ang soft sa balay. Ang dami ng tao guys. Ang dami ng tao guys. Whether it's Android or iOS. Right? And record the whole session. No touch, no copyright. You can listen again and again and again and again. Right? How many of you have attended many seminars before? Right? What is the percentage you can remember after walking out of the seminar room? Yeah? You have about 50%, 1 week later, 5%. Mommy, man. Okay? So, no. Why not? My name is Jerry Lui. I'm born and bred and raised in Malaysia. And I moved to Thailand 30 years ago. When I went home to Thailand, I was 20 plus. Nee. Or 25. Release. So 25 plus 30, I'm 39 years old today. Okay. Okay. Million dollar. Do I look 39 or do I look 59? Huh? I look 39. I stopped aging when I was 39 when I joined this company and I was 39. Okay? Keep looking at you really well. And I would like to share all I know. Big blur to make you a millionaire within 24 months. Millionaire means monthly passive income of 1 million peso a month. And you call that millionaire? Okay. Because certain people will term it differently. A millionaire means they must have how much a month, right? So let's term our millionaire here means 1 million peso a month income every month.
Alright? Can I call you a billionaire? Impresso. Alright? Impresso, you're a billionaire. So, who in this room have decided already to earn ₱1 million a month within 2 years? Can I see a raise of hand? Woo! Alright? I find three people and say, I agree with you. You know what? I agree with you. Now we need to agree, you cannot just... I cannot. Right, if you notice, I'm doing some mini sharing and training. Some of you are still reluctant to be a millionaire. Right? And if you don't change a bit, add some millionaire habits, like high five. Alright? And talk to yourself, I'm a millionaire. So if you don't do that, when are you going to be a millionaire? A millionaire definitely comes from someone who keep talking that he will be a millionaire, am I right? Yeah. If you have never mentioned in your life that you're going to be a millionaire, how are you going to be a millionaire? You can only be a millionaire if you never thought about it. You want in 10 million, you inherited it. That's the only thing. Sure. Inherit million. Right? People who become a millionaire by their own effort keep thinking, talking, and mentioning, I'll be a millionaire in their mind, in their heart. Am I right? So, first thing first, to be a millionaire, you need to talk to yourself, I want to be a millionaire, and I am going to be a millionaire. I'm going to earn $1 million a month. Within 2 years, it can be 3, 4, 5, it's still never too late. Alright? So, 5 years from now, if... Ang daming utaw guys, oh. Wala nung ano, walang available nung collagen powder. May yaman naman ito. I'm very old, right? Okay, but with my experience here, I believe that this session I can give you a lot of the information that will be useful for you to take care of yourself, take care of the one you love, to make them more beautiful, more handsome, and more confident. Okay? Yes. So, being the training manager for Unio Network, I have to travel here and there. Last week, I was just in Singapore. Papunta na kaming BGC guys. Ayun din na namin natapos kasi maaga natapos yung event nila ano. So, nag-out kami ng ano. Ng maaga doon. And yes. Bonifacio. Oo, Bonifacio. Oh, madali na kami. Buti walang traffic eh. So kaya sila din naman nagre-reflect at sa. Tuwan-tuwa si Froggy kaya ano kay Dee yung... Na yung mismo daddy, yung may bebe. Gawa ka na kasi. Yan, bingo. Dito na pala kami kanina pa guys. Ayan si Nanay Joy. Ate. 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 Ayan, sumubo lang si ano si... Grabe ka naman sumubo. Ay! Ang green! Kumain pala! Ayun, mamaya pa. Wala naman ako sinabi kung green o ano. Ganun na rin yun. Ayun. Tapos di na kami nagpang-abot ni Anne kasi galing sila sa ano kanina, sa Aura. Tapos, dumaan sana ako doon. Kaso, pinaalis kami agad nung guard. So, wala nang U-turn. Dumiretso na kami papasig. 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 Tapos, kumain kami ni Froggy kasi wala pa kami ng lunch. And then, yung pagbalik namin papunta rito, kandaligaw-ligaw pa kami. Tapos pa kami sa mga one-way. Grabe. Buti nga hindi nag-asun si Tonton eh. Tapos na-crafty. Kaya yun, hindi na kami naantay ni Ano. Ayun. Kami na lang. Kasabay mga mayali. Papagpag kami sa ano. Sa labo. Pagpag mo yung mga ano.
Marami na nagbibingo. Andito na si Sis Faye. Ayun. Appreciate ko pagpunta ni Lolo. Ito naman. May layo. Ay, mag-invite ka pa. Kit-kit ni DM mo. Dal-dali, no? Welcome back to Eastwood, guys. May bazaar kami. Day joke lang. Pero may mga bazaar na yun. Oo. Kain lang kami. Tapos, ano, para mad... Ah, dito pala sila, Joy. Ano namin. Sabay namin. para ka ako mas malapit na. Ayan. Oh, dito na lang, Daddy. Come on. Dito na naman. Saan na? Kaliwa. Ayan. Para malapit na sila pag nag-grab. Ayan. Ano pa si? May mga crap. Ayan ba? Wala, wala ngayon. Diyan yung bazaar. Ang lungkot ngayon dyan. Tumali. Dito tayo pasok. Oo. Ay, drive-thru lang. Kain tayo, guys. Pampano, pampabata. DM! Kain tayo, DM! Sit! Bye, DM! Ingat kayo, text mo ako, Joy, ah. PM mo ako pag nakauwi ka na. Ingat.